Yan ako nung bata ako. Lampa, sakitin, laging binubuli. Sobrang insecure ko nga sa sarili ko eh. Kaya hindi ko talaga kaya lumaban. Kaya every time na may nangapi sa akin, umaatras na lang ako. Pero di ba minsan yun naman yung tamang gawin? Minsan oo, pero hindi palagi. Kasi kapag palagi kang umaatras sa laban, mawawalan ka ng respeto sa sarili mo. At dahil sa mga katulad mo na lumalaban para sa mga katulad namin, nagkakaroon kami ng pagpapahalaga sa sarili. Hindi naman yung tinatrabaho ko. Ang magkaroon ako ng pagpapahalaga sa sarili. Kaya ka pa nagpalaki ng katawan? Eto? Panlabas na anyo lang to. Ang wino-workout ko talaga ay yung self-confidence ko. Kasi kapag kumpiyansa ka sa sarili mo at alam mo yung halaga mo, hindi ka tatablan kahit pagtawanan ka, lokohin ka, saktan o iwan ka pa. Kasi hindi naman mahalaga kung ano yung tingin ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Nag-aantay sa'yo. Ayun siya. Ay, thank you. Luke! Ano kinagawa mo dito? Gusto sana kitang iyaya mag-dinner eh. Dinner? Oo. Sundin kita mamayang 8 PM. Sorry, hindi ako pwede kasi hihintayin ako ng anak ko. Narienda na lang. Bakit? Wala. Gusto ko lang kasi magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, hindi ako nawala ng trabaho. Susula yun. Ginawa ko lang naman yan tama. Thank you pa rin. Okay. Pero mamaya pa yung out ko eh. Di maghihintay ako. 3 hours? Basta. Antayin kita sa labas, okay? Okay. Stretch natin. Ayan. Okay? Ari! Uy! Bakit? Ano nangyari? Namumuli ka. Pinabuli ka. Diretso, diretso natin. Ari! Ayan. Ito. Okay ba? Masakit? Okay na. Okay na. Ayayin sana kita mamaya mag-dinner. Ay, sorry. Inaantay ka nga pala ng anak mo. Si Kilig, nasa daddy niya ngayon. Ayaan mo na yun. Eh, huwag mo napansin yung mokong na yun para hindi ka naguluhin. Ay, naku! Ano akala nila? Porkit malalaki yung muscles nila? Don't mean, hindi ko sila atrasan, no? Subukan lang nila. Sasamain talaga sila sa akin. Talaga, sa lagay mong yan. Sabi nga, baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Ay, hindi. Hindi na ka papasok. Dito na lang ako. Samahan na lang kita kasi kasalanan ko naman. Ba't ka na ospital eh? Huwag ka na mag-guilty. Di mo naman kasalanan yun eh. Ay. Ha? Ikaw, Paula. Sus. May, ano, may dumi doon sa ito. Thank you. Naka-advance na nga pala ako sa gym. Bale, 30K na lang yung balance natin dito. 30K? O sige, ako nang bahala. Di mo naman problema yun. Eh, di ba nga, ako yung dahilan kung ba't ka na ospital. Salamat, ah.
pala, for discharge na ako bukas. Itatanong ko sana kung... Kung gusto mong samahan kita, lumabas dito? Hindi. Itatanong ko sana kung pwede ako punta sa bahay niyo. Bakit? Para makilala ng anak mo. Anak ko? Oo. Saka mo na lang puntahan. Oo, saka na lang. Bakit? Kinakayaan mo ba akong kaibigan mo? Hindi, ba't naman kita ikakahiya? Ano lang magulo ngayon, tsaka babuelo pa ako kasi baka kung anong isipin niya eh. Paula, iba ka. Para kang si Superwoman. Alam mo, hindi ko malalagpas na lahat ang pinagdaanan ko kundi dahil sa'yo. Buong buhay ko, halos ako lang yung nag-aalaga sa sarili ko. Wala akong katuwang. Hindi ako sanay sa ganun, pero masarap pala. Masarap pala yung pakiramdam na may nag-aalaga, nag-aalala para sa'yo. Pwede naman magpasalamat lang. Paula, hindi enough yun. Para malaman mo yung tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Yung anak ko. Eh, kailan pa? Di ba tayo na? Ha? Anong tayo na? Nag-kiss na tayo eh. Nakakalit ka lang, tayo na? Di ka pa nga naliligaw, no? So, pwede manligaw? Ha? Ma? Mabutas ka ka na. So, pwede nga. Gagapang ko kahit walang sumusuporta sa aking magulang. Kasi, trabaho naman ako. Sanay ako kumayod, sanay rin ako sa hirap. At si Paula, siya yung idol ko sa tibay. Maski hindi siya sinuporta ng magulang niya, sariling sikap siya. At maski iniwan siya ng asawa niya, napalaki niya ng maayos yung anak niya. Nung mag-isa. Kaya akong iniisip yung makakasira sa akin si Paula. Okay. Ay, nagkakamali kayo. Kasi siya yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Ay, nakakating! Kaya sa'yo ako, Marcy! Grabe yun! Sarap naman, sarap. Okay. Yeah, handaan ah. 1, 2, 3. Ako yung left naman. 1, 2... Aray! Makunat na talaga yung buto ko pag umaga. Masasanay din yan. Masasanay din yung mga kaibigan mo. Ha? Alam mo naman yung ibig ko sabihin eh, na malaki yung agwat ng edad natin. Pero alam mo, na-impress mo sila dun sa mga sinabi mo, ha? Tsaka, teka nga muna.
seryoso ka bang mag-i-invest dun sa racket ng kumpare ko? O baka naman nagpapa-impress ka lang nun? Seryoso ako nun. Tsaka, i-re-recruit ko yung mga clients ko. Sayang din yun. Commission din yun. Dagdag sa studies ko. Basta ayusin mo yung pag-aaral mo, ha? Eh, basta ba andiyan ka palagi para sa akin, eh? Ano yun? Gagawin mo akong tutor? Hindi yun yung ibig ko sabihin. Oo, alam ko. Nakakaasa ka. Nandito ako para sa'yo. Basta may gym pass. Char! Seryoso kasi ako sa'yo, Paula. Alam mo, feeling ko, in love yung anak mo. Love at first sight. Parang ako sa'yo? Hindi yata. O parang ikaw sa akin? Hindi rin, kasi nung una kitang nakita, ang na-feel ko, buwisit. Pero nung nakilala mo na ako? Oo na, nagbago ng lahat, aamin ako. Sana kasing bait mo yung cutie na sinasabi ng anak ko, no? Kasi alam mo, first time to, ngayon ko lang siya nakita ang kinilig. Sa lalaking hindi pa niya kilala. Teka, hindi pa pala niya nakikilala. Bakit ba masyado kang advance mag-isip? Oo nga, no? Mamaya hindi naman pala siya mataipan. Nako. Pero kung kasing ganda at kasing bait mo, hindi imposible. Bury me, bury you. We've come so